Okay, can you please identify the picture on the screen? Sino ba yung nasa screen? Siya po, si Bato de la Rosa. During that time, ano bang assignment ni Senator Bato during that time? Yang kwento mong insidente, nasan siya noon? Siya ang Chief PNP. Yes, you stated in your sinumpaang salaysay na may sinabi sa'yo. Opo. Ang noon ay PNP Chief Bato. Opo. Na kailangan mong gawin kapalit ng iyong pagkakataon na mabuhay. Opo. Do you confirm this? Yes po. Can you please tell us, anong sinabi sa'yo ni Senator Bato? Sinabi niya sa akin, sumunod ka sa plano. Kung sino ang babanggitin mo para maligtas ang buhay mo. Kung ayaw mong sumunod, ikaw na ang susunod sa tatay mo or isa sa membro ng pamilya nyo may mangyari na masama. You mentioned about plano. Can you tell us ano ba yung planong tinutukoy? May mga pangalan na pinaid sa akin, sinubo, at babanggitin ko sa aking testimonya o sa aking salaysay sa Senado. At maari mo bang sabihin sino ba itong mga taong ito at anong gustong ipabanggit sa'yo nang noon ay PNP Chief Bato? Peter Lim, supplier daw ng shabu, pero nandyan lang, tapos hindi na huli-huli. Tapos si Senator De Lima, protector daw sa mga shabu, mga nagtitinda ng shabu sa loob ng Bilibid. Protector daw si Ma'am Laila. At yung iba pa, si Lovely Impal, si Jiraham, si Peter ko, ganun. Sila in other words, Kerwin, ang gusto ni PNP Chief ay banggitin mo itong mga pangalan na ito na may kaugnayan sa illegal drug operation. Tama ba yun? Opo. At ito ba'y sinunod mo, Kerwin? Talagang sinunod ko po kasi... Bakit mo to sinunod? Of course, alam mong mali ito. Oo. Diba? Bakit mo sinunod ang utos ng nonay PNP Chief Bato? Kung siguro kayo, kung kahit sino naman sa atin na mga tao dito, nandito sa loob ng Quadcom, talagang susunod dahil kapalit na yon ang buhay mo. At lalo na pag may mga anak ka pang maliit na sabihin na susunod ka na sa papa mo kung hindi ka sumunod sa aming plano.